Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang halan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang kordero na nakatuyo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon.
ang mundo'y natayo, at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ilang araw na lang, pupunta na naman tayo sa panibagong taon ng kalendaryo. At sa ating unang pagbasa, narinig natin patungkol pa rin sa katapusan ng panahon. At narinig natin dito yung tungkol sa mga tao, sa mga mananampalataya na merong nakasulat na pangalan ng kordero sa kanilang noo. Ibig sabihin, yung mga alagad ng Panginoon na merong tatak. At pag sinabi nating tatak, ang ibig sabihin noon, pagmamay-ari. At ang bawat mananampalataya, ang bawat isa sa atin, ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Tayo ay mga tinatakan. Natanggap natin yung tatak na yan nung tayo ay nabinyagan. Pero bilang pagmamay-ari ng Panginoon at bilang tayo ay sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating poong Jesus Nazareno,
Magandang tanungin at pagnilayan, ano ba yung ating naibabalik sa Kanya? Dahil lahat naman ng bagay na meron tayo, lahat ng pagmamay-ari natin, lahat ng yan galing din sa Diyos. At kahit na anong ibigay natin sa Kanya at sa ating kapwa, ay pawang pagbabalik-handog lamang. At pinapakitaan tayo ng halimbawa ngayon ng babaeng balo. Na unang-una, kung ano man yung ibinabalik natin sa ating Panginoon, ay huwag sana yung sobra lamang. Marami sa atin, kasama na yung mayayaman na sinabi sa atin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, ang ibinibigay lamang ay yung sobra. Ang ibinibigay lamang ay yung hindi kailangan. Ay yung ibinibigay lamang ay yung halos hindi nararamdaman. Hindi naman sinasabi sa atin na tularan natin ng totoong totoo at buong buo yung ginawa ng balo na ibinigay ang lahat-lahat at wala nang natira sa Kanya. Ang sinasabi lamang sa atin at ang paalala sa atin na kung tayo ay magbabalik handog sa ating Panginoon at kung tayo ay tutulong sa ating kapwa, nawa ibigay natin kung ano talaga ang meron tayo. Ibigay natin hindi lamang yung sobra, ibigay natin kundi yung talagang nararapat. At kung ibinibigay natin kung ano yung nararapat, minsan talagang masakit yan. Minsan talagang mahirap yan. Pero isipin na lamang natin, ganun talaga yung tunay na pagbibigay. Pangalawa, pinapaalala din sa atin ng ating Ebanghelyo at nung ginawa nung balo na ang tunay na pagbibigay bukod sa hindi yung sobra ay yung tuloy-tuloy. Diba, pag nagbibigay tayo, hindi lang naman yan one time, big time. Hindi lang naman yan minsanan. Kundi ang hinihingi sa atin ay yung tuloy-tuloy, palagian. Kaya nga sa unang pagbasa din natin, narinig natin kung paanong hanggang wakas ay naging tapat yung mga tinatakan, yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil pag nagbibigay tayo ng pananampalataya, dahil pag nagbibigay tayo, nagbabalik tayo ng handog sa ating Panginoon, pag tumutulong din tayo sa ating kapwa, hindi naman talaga sasapat na minsanan lang. Hindi naman talaga pwedeng kung kailan lang natin gusto. Pero pinapakita sa atin ang halimbawa ng balo na ang tunay na pagbibigay, tuloy-tuloy, hanggang wakas, hanggat kaya natin, hanggat meron pa. Dahil ito rin naman yung pagbibigay na pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Poong Jesus Nazareno, ibinigay niya ang lahat at walang natira. Ibinigay niya ang lahat hindi lang sa simula, ibinigay niya ang lahat hanggang wakas. At yun din naman yung panawagan sa atin mga kapatid, na kung tayo ay magbabalik handog sa ating Panginoon at kung tayo ay tutulong sa ating kapwa, nawa ang ibigay natin ay hindi yung sobra, kundi ang nararapat. At hindi lang minsanan, kundi tuloy-tuloy, hanggang wakas, hanggang kaya natin. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo
hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa pagkapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming itinalaga sa pagsamba sa iyong ngalan upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iyam mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Iwanag ng aming puso sa amin manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahihirap o aming pag-asa't gabay sa aming saya at kapis tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan noong unang una pa.
sabihin ang aming pagod, ang pasanipagaanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso, sa aming malahan ka. Itulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpalatmana, pangako mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligaya magpakailanman. Announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng Mahal na Pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, November 26, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan na may temang Pilgrims of Hope. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Leo Angele S. Ignacio, Dean of Studies, Theology Department, San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit na mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 na ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili lamang kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pabansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ngayon ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit.
kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Hesus Nazareno, sinasamba na namin, binibintuho ka namin, aral mo namin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.